Balita ko, Sir Oy, meron kayong life-threatening experience. Can you tell us more about it? Yeah, sa edad na 49, napakadelikado pala ng 49. Ang sabi nila, hindi ako naniniwala eh. Sabi nila, pag 49 ka na, sabi mo na 50 ka, wag mong sasabihin ng 49. Why? That year, my age is really significant in my life kasi napakaganda ng aking physique, katawan, nag-exercise ako, everything. Kagagaling ko lamang sa Amerika noon, 3 linggo ako sa Amerika, 2 araw lamang ako sa Maynila, and then I need to flew in Bohol sa Panglao Beach. Sabado noon, June 24, Sabado, nagpakuha pa ako ng picture noon. Pero nakakalungkot, pagdating ng Linggo, bigla akong may nangyari sa akin kakaiba. Habang nag-aalmusal po ako, punong-puno ako ng pawis at nung tumayo po ako, bigla na lamang kong binangga ko na yung silya, lahat, everything. At ang matindi sa araw na yon, nung sinabi ko sa kaibigan ko, habang nagsusuka ko at hininamay sa likod, sabi ko sa sarili ko, this will be my last day. I will die today. Alam niyo, para sa akin, nagsuka ka lang. Sasabihin mong, this will be your last day. Sorry ah, hindi ko sinasabing matapang ako. I know my spirit. Palaban nga ako eh. Pero nagsuka na ako, sinabi kong, this will be my last day. Yung pala eh, it is already a self-prophecy. Kasi why? That moment, na-raptured ang aneurysm po ako. 2 ugat ko na ang kumutok. Kaya pala ako nahihino na, bagsak, everything. It's really, ang sabi nga nung inoopera na ako sa akin, ulo, ang sabi ng doktor ay 40% life, 60% death. Ibig sabihin, mas kumikilian na ako sa kamatayan. Etong malupit. Linggo ng umaga ako, nagkaroon ng experience na ganong klaseng sakit. Wednesday pa ako na-operan. Why? Kasi ang hirap hanapin ng dugo ko. Yung pala, mahirap na. A9 dugo ko, nagkaroon pa ng plus. Eto pang malupit. Napakahirap i-locate ng aking mga kamag-anak. Kaya napaka-importante ng mga bagay nito. At nung time na yun, isa pang di ko makakalimutan, bago ko operahan, nalaglag pa ako sa kama, tumama yung ulo ko doon sa bato. Ibig sabihin, ang huli kong kita noon, ang bira, o-opera na ako bukas, bukol pa ako. Yun yung moment na nag-blackout na lahat. Etong matindi, bago pala ako opera noon, ang sabi nila, iniinom ko na yung ihi ko. At pagkatapos, yung dextrose ko, tinatanggal na, 6 yung umahawak sa akin para pigilan ako, pero iniwawasiwas ko lamang sila. At dumating yung time yan, hindi ko makalimutan, bumabaraw ako sa kama ko, sinabi ko sa nagbabantay, ayoko nang umiga ulit doon. At ang sabi ko raw, meron kasi kong nakitang babaeng itim na tumabi sa akin. 3 months after, nakausap ko yung isa kong kaibigan na may kilalang psychic. Alam naman natin, ang psychic, maring sa kadiliman. Naniniwala ako sa psychic, pero hindi para sa Diyos. Ibang yugto siya. Etong sabi niya, pumikit daw siya at nakita niya raw si kamatayan pumasok sa aking silid. Ibig sabihin, yung nakita ko at nakita niya, parehong nagtugma. At kaya naniniwala ako, patay na ako dapat doon. Ulitin ko, yung iba nga, isang ugat pa lamang ang napatid, patay na. Ako, 2 pa. At ang maganda po niyan, ito pa ang maganda, 28 days po ako sa ospital. Doon ako nakano. 2 weeks ko pa lamang po ma-operate. 2 weeks pa lang ako yung operation ko. Gusto ko na umuwi ng Maynila kasi gusto ko na marami na akong gawin. Dumating sa buhay ko yung time na yun when I rose from the bed. Not rose from the dead. When I rose from the bed, I made my goal. Yun yung importante sa lahat eh. Ulitin ko, mula sa kahirapan, medyo umangat yung buhay ko, gumawa ko ng goal mula dun sa maling ginagawa ko na marami na akong tinuturuan, marami na akong ginagalawang magandang bagay. Mula dun sa pag-lead sa bad company, I lead good company. I made a goal. Ganon din ho yun. Mula dun sa aking pagkabiyak ng ulo, 16 stitches po yan, brain operated po ako. I made a goal. I want to defy science. Alam nyo, mahirap po sa aming mga na-stroke. Yung nearest death experience na tinatawag, karamihan po sa amin nagsisuicide. Why? Because of depression. Now, yung self-esteem nila bumababa. Why? Kasi dating hindi sila ganun, ngayon ganun na. Ang feeling nila sa kanilang sarili, inutil na sila. Gusto nilang gumaling, pero wala silang pambili ng gamot. Gusto nilang kumuha ng gamot at magtrabaho, pero ang problema, hindi nila kaya. Kasi why? Their physical are not capable to do work.
Now, the good thing with me, I want to challenge that. I want to challenge everything. Now, I want to prove to the world na kaya mo to as long na meron kang pananampalataya sa Diyos and you have a living o tinatawag natin fighting spirit o yung tinatawag natin tenacity. Kahit anong mangyari, yun pa rin yung gusto nyo. You know what? Within two years, I documented everything with pictures, lahat, everything. 8 beses po akong nag-mountaineer, hiking, climbing. Hindi yung mga minor climbing po yun. Major climbing po yung iba ron. 8 beses, imagine nyo, stroke victim ako, brain operated. At ito pa akong matindi, 2 beses po akong nag-scuba. May pressure po sa ilalim ng dagat. At meron pong tinatawag, at the age of 51, I need to challenge myself. I challenge the air, I challenge the wave, I challenge my age. Kasi 30 above pala, hindi na maganda yung balance mo. E 51 ako nung nag-surfing ako, and I challenge my imbalance motion. Ang isang brain operated po, hindi na po balance yan. Lahat yun yung naging problema ko nung una, hindi ako balance. I need gumawa ng isang bagay na para matuwid yung paglalakad ko. At ang nakakatawa ho, umuwi po ako nang nakatayo ako ng ilang beses sa surfboard. Dumating din, nag-sipline ako, lahat, everything. At ito po ang maganda. Dahil po doon, isa po doon sa nilalagay ko rin, nakaganda ang nagawa ko. Siyempre, bumalik ako sa gym, nag-exercise, and then, nasulat ko na po rin yung ilang chapter na natitira doon sa libro kong Self-Leadership, The Mindset of an Eagle. At ang maganda po niya, nagpunta rin po ako sa Europe, 3 bansa po yung napuntaan ko, Germany, Italy, Spain, at 4 na beses sa South Korea. Kaya ako lang ko sinasabi yun, kasi una sa lahat, bawal po sa aming sumakay ng aeroplano kasi may pressure sa taas. At higit pa ho, yung pinuntahan ko, hindi naman ako nagbakasyon. Sa Korea po, nagtrabaho po ako. Inayos ko po yung mga tao ko ron. Pangalawa po, pagdating naman po doon sa Europe, yes, nagpasyal ako. Mahirap po maging turista. Bilang na bilang yung oras mo, hindi ka naglalakad, tumatakbo ka because you have time, limited that time. Nagawa ko yung mga bagay niya, at ang maganda po noon, nag-train na rin po ako sa maraming tao na kung saan marami kong na-influensya. Naramdaman nila ang lipad o tinatawag na hangin ng aking pakpak. Naniniwala po ako palagi, we cannot change the wind, but we can adjust our wings. Life really is.